Ayan o. Makikita niya yan. Ngayon, pagka in-edging natin yan guys, ito kasama na yun sa edging. Pero kung titingnan nyo guys dito, ito na ngayon yung magiging forma. O, yan. Mas dumagdag yung pagkakabilog. Ayan. Ayan na guys yung itsura nung may nilagay akong bias. Isa yan sa mga technique para magiging maganda yung ating pagsak ng sleeve. Ayan o. Ayan. Ayan guys. Paplantahin ko muna yung ating facing. Guys, ia-assemble muna natin yung back part ng ating blazer. At una kong ia-assemble ay yung center back, and then ia-attach din natin yung ating side back. Next ay yung side back. So magkabilaan yan. Unahin natin. Titingnan natin guys yung wrong side. Bali dito guys, half inch lang yung ating sewing allowance. Then, the other side naman. So, yun guys, tapos na tayo sa ating assembly of back. Hindi ko na makita yung marking. Check ko na lang dito yung distance. Lalagay lang ako na yun ng label. Abis Boutique. Pangalan yan guys ang aking anak. Ngayon, ito, i-join na natin dito sa ating back neckline. Ngayon, kailangan guys itong joining natin sa center back at saka yung center back din na ating facing, magtatapat yan. Para sigurado tayo, lagyan natin ng pin. Dito tayo guys, magpapasada sa may pilon.
Ayan na guys. Ito na yung ating back. Ngayon naman guys, ang i-assemble natin ay yung front part. So dito sa center front, ikakabit muna natin itong ating maliit na pocket bag. Ngayon, tatapat lang natin dito sa ating fold yung ating dulo ng ating pocket bag dito sa baba. And then, papasadahan natin to. So ito yung ating marking. Kung makikita nyo guys, papasadahan natin yan mula dito, papunta dito. And then, ikakap natin yung pinakadulo. Para hindi masyadong makapal guys, bawasan natin to. Gawin lang natin 1/4. And then, gaganyan natin, itatap stitch natin dito sa ating pocket bag. So, ayan guys, meron na siyang top stitch. Gaganyan na natin ngayon yan. Makita nyo yan. Ngayon naman, magtatap stitch tayo dito sa ibabaw ng 1/4. So, ilalak muna natin to, top stitch ng paganyan. Next naman guys, ito yung ating side front. So, ito yan. Igaganyan natin. Itatapat natin ngayon to guys dito. So, ganyan. And then, papasadahan natin to, 1/2 inch. Naman, itong sa ibabaw. Ito yung ating pocket opening. Mula naman dito, papunta na sa ibabaw. So, ayan na guys. Ito na yung ating front. Ngayon, ito ang ating pocket, di ba? Iko-close na natin yung ating pocket bag, yung lower at saka yung upper. So, ang pasada natin dyan, mula dito, paakyat. Ayan guys, ito na yung ating semi-pocket. Ayan. Parang hindi naman talaga pocket kung tutuusin. Ayan. Paano ko to ginawa? Ganon din yung sa kabilang side. And then, itong allowance na to, i-edging muna natin yan hanggang dito bago natin i-top stitch yung dito. So, ayan guys, na-edging na natin. At kung mapapansin nyo, malinis yung ating pocket bag dito sa ilalim. At saka, ayan, buo siya. Ngayon naman, itong part na to, itatop stitch ko to dito guys, ganun din dito sa ibabaw. Pero itsura ng ating front. So, same lang din yung procedure natin sa other side. Una natin yung ating front. Ilalagay naman natin ngayon yung facing. So, ikakabit muna natin to and then itatop stitch natin. Ayan. Bago naman natin guys ikabit dito para maganda yung pagkakalapat. So, unahin muna natin yung sa side. Stitch natin dito sa facing.
guys, yung ating top stitch. Next, ito, gaganyan lang natin yan, oh. Gaganyan lang natin. And then, papasadahan din natin itong sa may neckline. Iwasan lang natin ito guys ng allowance. And then, maglalagay tayo ng knots. Ang purpose ito guys ay para huwag maging kulubot. Sa laylayan, papasadahan din natin to dito sa pinakailalim ng ating pocket bag. Ayan na guys yung forma ng ating front. So ito ay sa side, isang side pa lang. Ito yung pocket. Ayan. At kung makita nyo guys, hindi siya kulubot or hindi siya nagbabagol dito kasi yung cutting natin ng pocket, ayun lang, sakto lang talaga siya dito sa pinaka-tabi. Ito na, magkabilangan na yung aking nagawa. Ayan. Hindi ko na yan guys pinakita kasi pareho lang naman yung procedure. Ngayon, bago natin to i-join sa ating back, check muna natin kung pantay ba yung haba ng ating front. So, check ko muna. And then dito pantay din sa ayan. And then dito naman sa neckline check din natin. So ayan, pantay din. Ngayon guys, i-join na natin yung shoulder. Kailangan guys ha, pag nag-join tayo, sisiguraduhin natin na yung ating joining sa may neckline ay magtatapat. Para pagkaginanya natin yan mamaya, maganda. Yung other side naman. Check natin. Ayan, straight ulit. Ayan guys, eto, nadyo na natin yung shoulder. Ipa-plat ko muna tong ito, ipaplansyahin ko muna to para ma-plot siya ng maganda bago natin to idadapa dito pagpasada dito. And ito, bago natin i-side close, pasadahan muna natin itong facing. Ito, i-atas muna natin dito sa body. Kailangan guys, siguraduhin natin naka-flat yung ating facing. At yung ating allowance dito sa shoulder ay pantay. And then, side close. 1 inch yung ating allowance. Ganun din guys yung kabilang side. So, same procedure lang din to. So, ayan guys, pura yung ating body at
na-symbol na rin natin yung ating sleeve. Pwede na akong mag-attach ng sleeve ngayon. So, sa pag-attach ng sleeve, guys, ayan, ganito ang pagkuha ng center. Ito yung ating down, 3/4 sa shoulder. Mamarkingan lang natin yan. And then, kukunin din natin dito. So, gaganyanin lang natin, guys. So, kailangan makuha natin yung pantay. Ito yun. Ayan. So, gaganyan din natin. Ayan. So, ito, guys, yung ating sleeve. Tingnan natin, guys, ha, yung may cut-out na to, ito yung sa back. So, ibig sabihin, ditong side yan. Itong side yan. Ngayon, ito yung ating center ng ating sleeve. Itatapat din natin yan dito. Yung iba, guys, ang ginagawa nila, lalo na sa mga suit, nagbe-basting pa sila ng tahe para masigurado nila yung ikot. Pero ako, titingnan ko kung kakayanin ko na diretso na sa tahe. Itong joining natin, ito, tatapat din to dito sa joining natin ng body. And then, itong center natin, yan, may nuts ako dito, ilalagay din natin to dito sa pinaka-center din ng ating shoulder. Tinanong natin kung tama yung aking ginawang sleeve. Pasadahan ko muna to. Ito, para medyo hindi hatak, kaganyanin nyo yan, guys. So, i-open nyo, pero i-triangular nyo sa dulo. Yan, kaganyan nyo yung pinaka-alawan sa dulo. Kasi malapad yung ating alawan sa side, para hindi siya yung hatak. Siya nga pala, guys, pag ako yung nag-attach ng sleeve, malibit kong ginagawa, yung nasa ibabaw ay yung body, nasa ilalim yung sleeve. Para yung pag-ikot, yung pag-curve ng ating sleeve ay makontrol natin. Tingnan natin ngayon, guys, ang pagtingin ng tamang porma sa sleeve, guys, na tama yung kanyang bagsak. Pagka ginanyan nyo yung kamay nyo dito sa balikat, ayan. Yung porma niya, ayan, guys, ha, nakasunod siya. Ayan, nakasunod siya. Parang yung porma ng ating kamay, ayan, o, ayan. Yung magiging porma ng kamay niya, sumusunod, ito yung parang pinakasiko natin, ayan. Ayan, ito yung pinakashoulder natin, di ba? Kung mapapansin nyo yung aking front, ayan, yung sa front, maganda din yung pagkakalakad dito. Ngayon, ito, hindi siya yung, mayroon kasi, guys, naglalagay ng, nag-a-attach ng sleeve ng blazer, na parang gumaganyan ba siya, guys, oh, parang nakatikwa siya ng ganyan. Hindi siya nakasunod ng ganyan na parang kamay talaga. O, pansinin nyo, guys, yung aking kamay at yung kamay ng sleeve. Ayan. Para ba siyang nakaganyan? Yun yung tamang forma, guys, sa pagkabit ng sleeve sa kamay. So, ito, okay na. Kung paano ko to ginawa, guys, ganun lang din sa kabilang side. Hindi ko na ipapakita. Kita ko na lang sa inyo mamaya pag nakasuot na. Yung ating ginagawang blazer, ayan. Kung mapapansin nyo, guys, yung lapat ng ating sleeve, ayan. Pero meron pa akong isang ipapakita sa inyo para mas lalong madagdagan. Kasi di ba, guys, hindi na masyadong nauuso ngayon yung mga pads sa shoulder. May mga gumagamit, pero mostly, hindi na nila gusto yung may nakalagay na pads. Ngayon, para mas maganda pa ito, guys, itong bilog natin na ginawa, ayan, kung mapapansin nyo, yung gawa natin sa sleeve, para mas lalong gumanda yung forma niyan, maglalagay tayo dito ng bias cut, itatapal natin dito tayo sa ilalim maglalagay, ayan. Ipapakita ko yun kung paano. So, ang haba nun ay mga muladang dito. Kumbaga dito sa pacing, dulo ng pacing natin ikakabit. Bias cut.
Ganito naman yung ating gagawin. Ipo-fold ko muna to. Medyo ganito lang yung pag-fold din guys, oh, pawala. Kuwasin na lang natin yung excess mamaya kung medyo sobra. Pero ganyan yung procedure. Tapos, mula dito, yan na. Mula dito, ikaganyan lang natin yan guys. Oh. Pawala ha, pawala. Yan. Susundan natin itong pasada na to. Ayan o. Makikita niya yan. Ngayon, pagka in-edging natin yan guys, ito kasama na yun sa edging. Pero kung titingnan nyo guys dito, ito na ngayon yung magiging forma. O, ayan. Mas dumagdag yung pagkakabilog. Ayan. Ayan na guys yung itsura nung may nilagay akong bias. Isa yan sa mga technique para magiging maganda yung ating pagsak ng sleeve. Ayan o. Yan, ayan guys. Ngayon, gagawin ko rin yung sa kabila. So, same procedure lang yan. Narin na natin guys yung ating blazer. Ngayon naman, ililip ko muna yung pinakalaylayan. So, ang gagawin ko dito guys ay manual blind hem or yung lilip. So, pupul ko muna siya. Lalagyan ko muna ng pin para magpare-pareho yung lapad. Sana okay yung fitting sa akin kasi hindi ko na to guys tiningnan yung ano ha. Basta sinundan ko lang kung ano talaga yung cutting para malaman ko rin kung tama talaga doon sa aking ginawa. Gagawin ko dito yung hindi siya nakikita. Susunod ko lang siya dito sa may edging. Isang piraso lang yan guys ha, hindi doble. Ngayon, dito, ganito lang yung aking gagawin dyan. Kailangan mailak muna natin dito sa dulo. And then, eto guys, ipapasok natin dito sa ating edging, mga half inch lang. Ganyan. Bago kukuha tayo dito ng kapiraso, gaganyan din natin. And then, pasok uli. Kukuha ulit ng kapiraso. Yan, wala kayong makikita dyan guys. Oh. So on and so forth, ganun yung ating gagawin. So, ayan guys, kung makikita nyo guys, oh. Wala kayong makikitang nakalabas. Yan. So, ganyan lang guys ang paglilip. So, kailangan lang talaga maingat kayo sa pag tusok na hindi lumabas dito. Ayan. Ganyan lang. So, ayan na guys. Yung itsura ng blazer na ginawa ko. Ayan. Ito yung pocket. Ayan. At yan guys, yung sinasabi ko. Pag nagsukat kayo ng sleeve, kailangan hanggang dito. Kasi pag nakasuot na yan, tingnan nyo guys. Ayan. Ayan. Ganyan lang kasimple yung design ng non-teaching uniform for Dep. Ed 2021. So, napakasimple lang dito guys ng design dito. Yung mahirap lang talaga dyan ay yung pagporma ng sleeve. Pero ito guys, ayan. Yan yung paglagay ng sleeve sa blazer. So, sana naging nyo kayo sa akin pinakita for today and see you again on my next vlog. Have a great day! Bye-bye!